proudly presents. Vegan, and welcome to the Wednesday night edition of Eye to Eye. It's our pleasure na ihatid sa inyo ang ating show ngayong gabi. Kahit sana ho ay samahan nyo kami as we bring you another 30 minutes of showbiz news update. Special features and of course eye-catching guests. In the meantime, eto muna ang ating umuulan pa ba sa labas? Ha? Umuulan. So keep us company, you stay home. If you know what's good for you, stay home and keep us company up to 6:30. Narito muna ang ating eyewitness, showbiz balita. Dumating na mga kaibigan si Jackie Lou Blanco. At taliwaso sa mga balitang inaasahan na darating siya kasama si Ricky Davao. Hindi ho niya kasama si Ricky nung siya ay dumating kaninang alas 6 ng umaga. To be exact. At ito ho ay supposedly kasama niya ang dakila niyang ina, si Pilita Corrales, na bumalik. Pero wala rin ho ang Pilita. I think sa June 15 pa ang balik ni Pilita Corrales. And I think si Ricky Davao ay mahuhuli din ang dating. At saka si Bert Marcelo. Anyway, marami yung balibalita ang lumabas nung wala si Jackie Lou Blanco. Alam niyo na naman ho ang mga artista natin pag nawawala dito sa ating bansa. Marami ho nagsusulput ang mga balita na sila lamang pwede ang makasagot. So yan ang nangyari din kay Vilma, hindi ho ba? Nung siya ay nasa abroad, maraming balita naglabasan. Pero nung dumating si Vilma dito, kinlarify niya hong lahat. And hopefully, pag atin hong naging bisita si Jackie Lou Blanco, marami tayong itatanong sa kanya. Like, nagpakasal pa silang dalawa ni Ricky Davao. Ano pa ba? Alam ba niya na makakasabay niya sa... makakasabay ng pelikula niya, yung pelikula ni Sharon Cuneta, Buy One Take One. Meron ba silang alita ni Ricky Davao? Bakit nagpaiwan ang kanyang ina doon? May sumama sila ng loob ni Ricky, kaya siya nagpaiwan doon. Kamusta na ang kanyang date a star? Lato nang yan, sasagutin ho ni Jackie Lou Blanco pag naging bisita ho siya natin, either today or tomorrow. Pero bago ang lahat, let's pause for this. We will be right back. Promise. Gusto nga lang pala namin i-congratulate si Wilson Cheng ng Solar Films dahil sa malaking tagumpay na tinamo ng kanyang premiere sneak preview sa 8 sinihan para sa Rambo 3 ni Sylvester Stallone. Balita ho namin tuwa si Wilson Cheng dahil na-break ng Rambo 3 ang earnings sa sneak preview rin a couple of months back ng Superman 4. Natalo ng Rambo ang Superman. Bukas na ho ang opening ng pelikulang Rambo on your favorite theaters at ngayon pa lang ay binabati na namin si Wilson for a sure box office blockbuster. Mga kaibigan, bago sa ating mata ng bayan, nais ko muna ipakilala sa inyo. Nagulat ako nung bigla siyang bumasok sa studio. Although I know dumating siya kaninang umaga at 6 in the morning, narito ang sasagot ng lahat ng inyong katanungan at tayo na ang bahalang magsabi sa Diyos. Ganun ba yun? 14 flu ba? Please help me welcome Miss Jackie Lou Blanco. Hello, Ate Luis. Good evening. Welcome ba? Ba't ganyan kayo mga ano? Si Vilma galing sa States, pumunta dito fresh na fresh. Kasi... Fresh na fresh ba? Hindi ba mukhang haggard? Kasi siguro nagpunta si Vilma doon, inspired siya. Ah, ganun ba yun? Ikaw, I'm sure nagpunta ka doon, inspired of ka course. Din. Di ba? So, mamaya yung mga questions sa Jackie. Okay, pwede. Ate Luis. Pwede mo sagutin? Yes. Balik ko tayo sa bagong kasal. Daw. May daw ah, may daw. May daw. May daw. Oh, may daw. How Ate are you? Lutz. I'm fine, I'm a little tired. Actually, Ate Lutz, dapat talaga sabay kami ni Ricky today, no? But when we were, before we arrived sa LA, sabi nila, there's no chance kasi punong-puno nga ang flight's peak season kasi. So sabi ko sa aunt ko, sige, you try na lang for the 10th. All of a sudden, sabi, sige, there is one seat available. So nag-usap kami ni Ricky, ano ba, it's either siya ang mauna o ako. Ladies first, syempre. Oo, so sabi niya, sige, ikaw na, sabi ko, ako na lang ang mauna since I have so many things to do. I have Date a Star, I have a play that I'm doing. So sabi ko, may movie ka pa. Exactly. So sabi ko, mauna na lang ako so at least I can promote the movie.
bumalik na, then he can join me, promote it. Ibig mo sabihin, nag-aeroplano kang nag-iisa? Oo. Oh, oh. Sinong mahawak ng kamay mo during take-offs and landing? Wala akong katabi. Sabi nga ni Ricky sa akin, are you sure you're going to be okay? Mag-isa ka lang? Oo, oh, sabi ko, I'll be fine. I wouldn't mind. Tsaka, sayang, it was my chance na makabalik ako. Oh. Kung maghihintay naman ako, waiting list, we were not sure, but we were really booked for the 13th. But Ricky is trying to leave LA on the 10th. So probably he'll be here by the 12th. Depende. Basta babalik siya, yun ang importante. Basta babalik siya, yun ang importante. Naging turista raw si Ricky doon. Oo. bawat sulok nga na aming, may picture kami. Parang honeymoon, di ba? Bakit itong balita na tungkol sa inyong kasal nagpo-proceed sa Jackie? Maybe after... Hindi naman, kunyari may plano kayo, fine, no? Pero ba't kinakailangan pangunahan kayo ng bait ng iba na... Hindi ko nga alam. Kinakailangan ibandera na kinasal na. Siguro, Ate Lutz, because we went to another country and usually they say when you're in the States, it's very easy to get married in Las Vegas. Yung diba, titipong gano'n, diba? And also easy to get a divorce. Exactly. So maybe that's why they're thinking that we got married in Vegas. Pero wala pa talaga. Pero hindi. Oo, kasi... At saka... Kasi you're one person naman na hindi may kakahiya yan. Oo, Ate Lutz. Pagmamalaki mo yun, no? And I think that if Ricky and I get married, if God wills, if we are meant for each other, I think we'd like to get married here. Mean you're and, not and sure not in ba? Another. No, I'd like to think that sana kami na. Pero kumbaga, ang Diyos lang ang makakapagsabi noon, di ba? In time. So, kung ano man ang gusto niya, if we are meant for each other, then... Okay lang. No. Pero later on, siguro. Hindi na ayaw ni Mami Philippe ng ganyan. Gusto na nga eh. Teka muna, nabanggit mo yung Diyos, no? Jackie, ano ba yung pamagat ng pelikula mo? Baka malito yung mga tao. Ang title ng pelikula namin ni Ricky is Isusumbong Kita sa Diyos. Isusumbong Kita sa Diyos. Nakita ko yung trailer ninyo. Parang tipong may napanood kasi akong ganon na English movie. A Lady of Monza? I've heard about it, but I haven't watched it. Oh, para siyang isang, nagmadre siya, no? Isang sister, isang nun. And she fell in love. Uh-oh. And lumabas siya yata. Pinarusahan siya ng gusto ng mga madre. Parang ganun. Because na-in love siya sa isang, hindi priest, basta na-in love siya sa isang tao. Okay. Yung sa Our Lady of Monza. Ganun din ba ang tema ng story? Isusubo kasi Ate Lutz, si serialized in comics, no? Isusubo Kita sa Diyos naman, is a story of reincarnation. So, bali the film, the first portion happens in 1825, and then the next portion in 90, itong epic present. Epic pala yun. Which means, since it's a story of reincarnation, in the first life, I was a madre, and Ricky was a jardinero. And in the second life, we were different persons, but still, nag-cross pa rin ang aming mga paths. Hindi ka na madre, no? Hindi na ako madre sa susunod na, sa next life. Hindi na siya jardinero, no? Hindi na rin siya jardinero, no? Bagong kasal na kayo noon? Hindi pa rin. Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin. Mga kaibigan, bago natin sa tanongin pa si Jackie Lou, let's pause for this. We'll be right back, promise. Good evening, Inday. Mr. Iwaga himself. Kanina ko pa tinatanong si Jackie Lou. And siyempre, ayoko naman i-force ang issue, no? Bakit sa tingin mo laging nagpa-persist yung rumor na kasal, eh... Kasi nakikita naman natin, na talagang nagmamahalan yung dalawa. At saka may mga pelikula sila. Kaya kumbaga yung iba na para mapag-usapan sila, pinakamagandang subject matter kung yung pagmamahalan ba nilang yun, mauuwi sa isang kasalan. Kaya nag-a-anticipate sila. Yeah, but I don't think si Jackie is that kind of person na magre-resort sa gimmick na pag-uusapan yung kasal. No, not at all. In fact, Ate Lutz, yung mga things about marriage never comes from us. It always comes from other people. Nagugulat na lang kami. Ah, talaga? Meron pong lumabas na gano'n? Oh, totoo. Yung gano'n. But you will let us know naman. Oy, of course. You will Promise. Be the first. Like I said, Ate Lutz, and I've always said, even Ricky. Ricky says that if we get married, like I said, no? He will let everybody know. Kumbaga, it is not something you should be proud of, di ba? Yes, exactly. Sabi nga niya, maniwala na lang daw kayo pag nanggaling na talaga sa amin. Because when we say it, it is really true. We are not going to joke about a thing like that or play around with something as important as that. Something sacred, di ba? Yes.
parang napaka anong tawag nito, parang isang bagay na dapat mo'y pagsigawan sa buong mundo. Pero Rene, parehong stay ko yung pelikula ninyo, no? You have Hiwaga sa Hiwaga sa Balete Drive showing today. At saka sa June 15 isusumbong kita. June 16 isusumbong kita. So let's start with this Hiwaga, Rene. Alam mo yung Hiwaga, Inday, ano yun eh, parang nung maliit ako, parang kasaysayan ko based yun sa tunay na pangyayari na ganap sa buhay ko. Lalo na ikatlong mata. Dahil nung araw, nung maliit ako, siguro mga 10 to 12 o 13 ako, tawag sa akin sinto-sinto. Eh. Dahil nga pag hinawakan ko kamay nung kapitbahay namin, may sinasabi ko, pinagtatawanan ako, pero eventually nagkakatotoo. Kaya nga lang, dinagdagan na yun eh, parang ginawang bigger than life, para for cinematic purposes. Yeah, Rene, pero alam ko marami kang istoryang nakatago. Alam ko marami nag-confide sa iyo ng mga kliyente mo, Rene, no? Pero bakit bukod tangi yung babae sa Balete Drive? Kasi, ang naisipan mong isa pelikula ni Robita. Kasi alam mo, yung kasi naka-experience ako niyan tungkol dyan sa babae sa Balete Drive once. Kasi meron akong best friend na nakatira dyan sa tabi ng Balete Drive. Minsan yung maambon-ambon, siguro mga bandang 2 to 3, hindi ko naman actually nakita yung babae. Pero di ba may lugar na kung minsan na bigla ka nalang mangingilabot na parang giniginan ka. Parang lumalaki. Parang ganun. At saka kasi, yung babae sa Balete Drive talagang napabalita yan ng 40s at saka 50s at saka... Wala pa ako noon. Alam ng masa. Na alam ng mga masa. Would you say na ano lang to, yung opinion mo lang, no, it doesn't necessarily mean it's true. Would you say na may babae pa rin sa Balete? Kasi madalas akong dumaan doon, no? Alam mo, sa ngayon, I don't think na yung manifestation niya malakas pa. Siguro, somewhere along the line, meron ng nag-ritual para sa kanya, o nagpadasal sa kanya, o nag-bless para sa kanyang kaluluwa. Pero, I think, nandun pa rin eh. Kasi, kumbaga tinatawag na mga thought forms, yung paniniwala ng maraming tao, yun, nagkakaroon ng effect yun, para mag-materialize siya. In a very subtle way na lang. Ikaw ba, Jackie, like dito sa pelikula mong isusumbong kita sa Diyos, kung sakasakaling meron kang pagsasabihan na taong ikaw ay susumbong kita sa Diyos, sino yun? Junardo. Kaya yung magsabihin sa mami mo, Mami, why susumbong kita sa Diyos, ha? I'll tell that to Jesus. Hindi ba, you talk to Him parang personal, di ba? That's the right way. You talk to Him yung diretso. Directly. Sino pwede mo ang pagsabihan na... Na ganun? Isusumbong kita sa Diyos? Si Monjing, o si Mami mo, si Ricky. I don't know. Siguro somebody young... Huwag si Sinja Patag, ha? Huwag si Sinja. Siguro somebody younger than me na... Na siguro sa pagsasabihan ko, or... Hindi mo kaya. Siguro, pwede. Takutin mo siguro. Or sa pelikula lang isusumbong kita sa Diyos. Sino sinumbong mo sa Diyos? Actually, it's Ricky who says that to me. Ah, ikaw ang sinumbong kasi, niya sa Diyos. Kasi, ikikwento ko na. But actually, he's the one who says it to me. Kasi in the second life, I'm a married woman. Asawa ko si Joel Torre. Uh-huh. And somehow, naligaw ang aming mga landas at nakita kami. And he's the one who says, ikaw isusumbong kita sa Diyos because you promised that you were going to love me. He's the one who tells me. Ah, hindi ikaw. So siya magsusumbong. Hindi ako, siya ang magsasabi sa akin, isusumbong niya ako. May nagsabi pa sa akin, ano, sabi ko sana, Ricky, may nagsabi sa akin, Jackie Lou, hindi ako nagsabi, may nagsabi yung reporters, na kaya daw talagang nagustuhan mo na si Ricky because nasa edad ka na naman, no? Kaya raw nagustuhan mo si Ricky Davao kasi kahit na papano, may similarities daw si Ricky kay sa mga past na nan-link sa'yo. Pero bago mo sagutin yan, Jackie, let's pause for this. We'll be right back for more. Promise. For the newest and the hottest movie magazine in town, iBug. Pati magazine ngayon may i na rin. Pero totoo itong mga nakasulat dito. Dahil isa tayo sa mga susulat dito. On June 15, buy a copy of the first issue of iBug movie magazine at your newsstand. Okay, Val? To continue, yes, Jackie Lou. Ano yung natin ng mga si Ricky? Si Ricky Davao daw, kaya naging apple ng eye mo. And talagang you're planning to settle down with him because one of the reasons, anyway, na sinabi nila is parang
lahat ng mga, yung mga na-link sa'yo, rolled up into one, si Ricky yun, katawan. Kumbaga, gusto ko yung mata ni Sylvester, gano'n. Talong, yun, meron si Ricky, yan. Parang gano'n. O, ilong ni Burt Reynolds, parang ayun, gano'n, parang gano'n. Alam mo, as far as I know and as far as I can feel, Ricky is so different from my past. Kumbaga, when I met Ricky, hindi ko inisip na, o kumbaga, when I said I wanted to fall in love again, hindi ko inisip na dapat yung mata niya, eh, kahawig ng mata ni ganito. O yung lips niya. Oo, hindi ganun. Kumbaga, I loved Ricky because of the person he was and because I really loved him. Oo, tsaka unfair naman yun. Dahil mata ni ganito, ilaw ni ganito. Oo naman. Unless siguro naglilihi ako doon sa isang tao na gusto ko ganyan. Aha, diba? Iba naglilihi, sinabi mo. Unless. Okay. O naman, may unless. Rene, yung iyong hiwaga. Gusto ko po magpasalamat sa mga nanood na po itong araw na ito sa hiwaga. May bukas pa. At itong, kung hindi pa po kayo nakakapanood, manood po kayo kasi first time po yan sa Pilipino na makagawa ng talaga napakagandang totoong nangyaring kahiwagaan. At saka po yung Seco Supernatural Stories every Friday 7 o'clock sa Channel 13. At pwede mag-plug ng isang pal sa kaibigan ko si Pinky Pascual sa Rumors at 8 o'clock. Of course, Pinky Pascual. And Jackie Do. And of course, huwag niyo pong kalilimutang panoorin ang isusumbong kita sa Diyos, brought to all of you by Seco Films, directed by Emmanuel H. Borlasa, starring Ricky, ako, si Joel Torres, si Lara Melissa De Leon, we have Paraluman, Tita Duran, and all Alicia Vidal. Yes, please watch isusumbong kita sa They will, don't worry. I hope Tira, so. Dalawin niyo naman ako ni Ricky dito pag nandito na pag siya. Pag nandito na please, si Ricky, Kuya Jerms. Sabay, ha? Ate Luz. Kuya Jerms, ang layo na itsura ko, Jerms, ha? Hindi, jet lag pa ako. Anyway, we'll be right back. No, we are not coming back. Bukas na ako kami. Babalik. Happy birthday to Aurora Jerms. Bukas na ako mata sa mata. Stand by for GMA Balitas. Sarang Hamida po. Kayo. And ipi-play ulit sa Cebu, eh, no? So, tinanong kayo, for the first time yata, inamin mo yung tugo sa inyo ni Manilyn Reynes that you're on. Kasi wala naman kaming balak sabihin, ha? Lumabas lang. Bakit inamin mo bigla all of a sudden, out of the blue, at saka sa Cebu pa? Alam mo, hindi makakarating dito. Akala mo, hindi makakarating dito. Alam mo naman, may tayangan lupa, may pakpak ang balito. Ano nga, pero, ganun kasi ako, impulsive, lumalabas. Pero, okay lang naman, no regrets naman. Si Manilyn is such a nice girl. Yes, she is. She's very nice person. And, kamusta naman si Manilyn sa pamilya niya? Mabuti naman. Madalas ka nasusulat na, yun, botong-boto sila. We're close naman yung family namin sa family nila. And, ano naman ang mga... Kasi alam ko, hindi ito love at first sight, no? I think na-develop ito nung constant togetherness niya sa That Entertainment. Is this true? Yes, it's true. And ano naman ang qualities ni Manilyn na nakita mong nagustuhan? Na iba sa mga ibang kababaihan? She's, yung meron siyang, ako nakikita ko sa kanya yung sex appeal, eh. That's what I like about her. And she's salbahe kahit pa paano, but she's... Pilya. Yeah, pilya, but then again, she's old-fashioned din, eh. Yung, conservative. She's naughty but conservative. Naughty but conservative, yun nga, eh, masyadong... Mukhang complicated na personalidad yun. Parang marami siyang identity, parang gano'n. She's always full of surprises, parang gano'n. Parang extreme siyang, ano niya, ang moods niya and the character. Ikaw ba hindi extreme ang moods mo? Hindi masyado, on one line lang. So, when was this, itong feelings na naramdaman mo for Manilyn? Would you stay, months mo lang naramdaman o taon na? It started out as a crush before, even when I was out of showbiz pa. Crush. Una si Manilyn sa'yo, no? Oo, matagal. 5 years na siya, ako 2 years pa lang. But before pa lang ako pumasok sa showbiz, may crush na ako sa kanya. And then, kasama nga kami sa dads since then.
unti-unti. Parang nag-develop. Pero I hope you'll not be too serious about it yet. Of course. Ako yung, hindi naman ako yung nagpapa-mature na katulad ng ibang, you know, bagets na, you know. I'm stable already. I'm, yung iba yung, cause I'm 18 na, yung iba sinasabi. Malapit na ako mag-19. I'd much rather think na galing pala ako sa 70. Parang gano'n. And how old is Manny? Manilin is 16. Enjoy muna because ang dami-dami niyo pang pwede madiscovering facts about life. Hindi naman kami nagmamatay. Mga next year na lang siguro. Next year? Alam mo ba ang buhay ng daddy mo? Alam ko. And anong taon ba nag-asawa ang daddy mo? Hindi ko alam eh. Matanda na yun. Ito naman, bata pa si Ronaldo ah. Mga ilan, anong taon siya nung nag-asawa siya? Would you say a teenager pa o medyo early 20s? I think early 20s siya married. So, I guess pwedeng sumunod ka rin sa yapak niya. You're only 18 now, so meron pa mga taon na darating na maghihintay ka pa? Bala ko, early 20s din. Why early 20s? Gusto ko rin, mas gusto ko din yung early marriage eh, dahil para mahabol mo yung mga anak mo, you know, mas... Walang gap, walang generation gap. Mas madali kayong mag-relate sa isa't isa. And dapat kung if you plan to marry, na yun nga yung early, which means also na ready ka na emotionally and financially. Emotionally pwede siguro, pero financially hindi pa siguro. Pero would you say at this very moment, kahit nasabihin ba natin 5 years from now, would you say na si Manilyn Reyes pa rin? We cannot be sure of anything. At this very moment, ang sabi ko. At this very moment? Looking forward. Looking forward? Can be. Can be. Pero, wag natin isama yung 5 years from now. Pero at this very moment, it's Manilyn na nasa heart mo. Yes. Are you in love with her? Yeah. Bakit ka ganyan? Alright mga kaibigan, you heard it from Giano Gibb. Siya na mismo ang umamin. Pagka ikaw, wala na magtatanong sa ating mga fans kung ano talaga ang real score nila ni Manilyn Reyes. But like I said, huwag mo nang seryosohin dahil masyado pa silang bata. We will be right back for more. Promise. Makiramay sa isang institusyon ho sa larangan ng musika, si Hernani Cuenco. Siya ho'y namatay noong Sabado. Ang nakikiramay ho, siya ang staff ng Eye to Eye, ang buong industriya. At ang pagdamay din ay mula kay Vic and Lita Enriquez, Rene and Gloria Bernabe, Dipoldo and Hermuena Santos. Ang kanyang bangkay ho'y nakaburol sa Arlington Funeral Homes. Kami ho'y nakikiramay. And don't forget, every Monday, 7 to 9, Kingdom Fellowship, Reverie, Annapolis, Green Hills, ang sasalita ho today, Paul Collins and Bunty Collins. At sa ating magpapatuloy, isa pa rin, bubulol ako Lunes, ha? Eyewitness Showbiz Balita, mga kaibigan. Check na ho ang pagdating ng ngayon ay international star ng si Robbie Rosta this July. At meron ho kami exclusive VTR kaugnay dito. Panoorin na natin. Robbie Rosta. Sinalubong mo mismo ni Robbie Rosta ang presidente ng Octo Arts International na si Orly Ilacat upang pag-usapan ng nalalapit nitong concert dito sa Manila on July 15 and 16. Nangyari ang pagkikita nila ito sa Los Angeles International Airport kamakailan lang. So, ganito ngayon ang itsura ni Robbie Rosta. Dalawang taon na nakalilipas since the last time Robbie Rosta was here in Manila at membro pa siya ng Menudo. Ngayon ay isa na siyang Hollywood star, bunga ng malaking tagumpay ng kanyang pelikulang Salsa, the motion picture na malapit na rin ipalabas dito sa atin. Check
namin maraming mga tagahanga si Robbie na matutuwa sa nalalapit na pagdating dito muli ni Robbie. At tinitiyak din ni Orly Lakad na maganda ang kalalabasan ng concert na ito dahil may live backup band si Robbie. Remember the date, July 15 and 16, Robbie Rosa in concert dito sa Maynila. Alright, pagkatapos ng Earth, Wind and Fire, Robbie Rosa naman ang darating. July 5 na eye to eye opener, this time masakit ang mapagtawanan dahil sa isang kapansanan. Subalit sa ganito mga pagkakataon, there's a special someone whom we could always turn to upang bigyan tayo ng proteksyon at yan ay walang iba kundi si Kristo. Ito ay patutuhanan ng ating pong na-interview para sa ating eye opener ngayong gabi, si Mr. Bobby Regino. Sa isang Christian fellowship, there's this special person who inspires everyone through his voice, through his songs, through his music. Ngunit higit sa lahat, he is special sapagkat pinili niyang tahakin ang landas patungo sa Panginoon at ito'y sa kabila ng mga balakid. Kabilang narito ang kanyang kapansanan sa mata. Pero tulad nga ng kanyang napatunayan sa iba pang miyembro ng Sign of the Dove Christian Organization, siya ay mapalad sapagkat hindi niya nakikita ang hindi magagandang bagay sa material na daigdig at mas madali para sa kanya ang pagyamani ng kanyang buhay na espiritual. Siya si Bobby Regino. Bulag, subalit mapalad. Bulag, subalit natatangi naman sa mata ng Diyos. Bobby, pwede mo pa sabihin kung paano nawala ang iyong mga paningin? Since birth po ito, mula po kapanganakan. Sa pagkapanganak mo, wala ka ng paningin. At totoo ba yung sinabi ni Stevie Wonder noon nandito siya na mas maganda pa raw, maswerte raw siya dahil wala siyang paningin, dahil hindi niya nakikita ang ugliness, yung masagwa sa mundo, yung hindi magandang tignan sa mundo? Naniniwala po ako doon ate kasi hindi baling mabulag ng physical na katawan ko, pero ang kaluluwa ko naman ang problema. Mas mahirap ang kaluluwa na mabulag kaysa spiritual, dahil kaysa physical, I'm sorry. Dahil mapupunta ko tayo sa impyerno, pag ibig sabihin nun, pag tayo bulag sa katotohanan sa mga salita ng Diyos. Kaya hindi na ho problema sa akin yun. So, bali na sanay ka na at pwede na wala kang paningin. Hindi ka ba nag-attempt o nag-try na humingin ng tulong para mapa-opera yan? Misan nga po sinubok na po namin yung kaya nasabi po ng doktor. Hindi na raw ko pwede dahil yung nerves daw po ng mata ko, already dead na. So talagang resign ka na sa condition mo yan. But you're happy. Yes, of course. Because of the love of the Lord, of course. Napapanood kita kanina, napakinggan ko yung mga songs mo. Ang gaganda ng mga letra. Totoo ba yung sinabi mo na dati pinagtatawanan ka? Kasi ito. Kasi po pagka... sinasabi ko naman nila na yung mga kasama ko na tingnan mo itong taon to, pinagtatawanan ka. Halos lahat ng siyempre para ko na rin sila kung nakikita. So, nararamdaman ko talaga po na napakiramdam ko na ako po talaga yung pinagtatawanan nila. Dahil nga po sa blind daw ako. Ano nararamdaman mo pag na-feel mo na pinagtatawanan kanila? Pero nung isang bagay wala pa sa akin, sabihin na natin wala pa sa akin si Kristo, parang sisi ako kung bakit ako nabulag, no? Pero galit ka sa mundo noon. Parang galit ako pero hindi ko ipinahalata, no? Galit talaga ako. Pati sa Diyos, galit din ako noon dahil bakit ako minamong bulag na ganito, ate. Pero nung nakilala ko ang kanyang salita, ang kanyang pag-ibig sa akin, even though na blind ako, mapagagalingin din ako ng Panginoon dahil pa sa muli niyang pagparito, ang mga bulag ay muli makakakita. So ever since siya bali ang nagiging inspiration mo, ang nasa puso mo palagi, kaya nagbibigay ng lakas ng loob sa'yo. Alright mga kaibigan, thank you so much. At least napakaganda ng mga sinabi ni Bobby Regino. We have to go, but si Sharon Cuneta is here. Sharon, would you like to greet them? Tapos,
promise naman you have to come back. Yes, Ate Lutz, pasensya na ho kayo kasi it was raining ho. May kinatuwa kong ribbon kanina. But anyway, I'd like to invite you all to watch Buy One, Take One. Showing na po kami sa Thursday, Ate Lutz. Yeah, I know. June 16 in a lot of theaters all over. But you have to be back dahil ang daming questions dito. Kailangan ah, isang okay. Ano. Okay. Ayaw mo mag-overtime. Ayaw. Okay. Ayaw. I'll be right back, promise. Tama nga sa GMA Balita. We'll see you tomorrow. For the very, very first time, two of the country's most sensational actresses come together in this year's much-awaited movie. Susan Rosas and Sharon Cuneta. Join them in their never-ending search for the right job. Two sisters, two suitors. The movie queen and the megastar together in one mega movie. Sobrang natigas ng ulo mo. Gusto ko po maging isang ina. Eh, paano kung tuluyan na nila tayong papag-iwalayin? Ang sino mong magtangka, isusumbong natin sa Diyos. Kayate! Franco! Ina pangalan niya at asawa ko siya. Ewan ko kung anong gulo nangyari habang nasa Saudi ako. Dala! Papayag ka ba magkahiwalay pa tayo muli? Hindi din ako mapipigilan. Hindi ang Mada Superior at hindi mga Guarda Civil! Mahal na mahal kita,